Kahit na off the bench si Jordan Poole kahapon mga sir, siya ay dumala ng 32 points. And actually, siya yung nanguna talaga para sa kanila. Pero sa mga hindi pa nakakaalam dyan, yun ang pinakamataas na puntos na galing nga off the bench ng Golden State since kay Ian Clark noong 2017 pa. Totally, sa season na ito, malaki talaga ang kanyang in-improve at sa ngayon ay usap-usapan na siya para sa most improved player. At para sa akin din, mataas talaga ang kanyang chance na manalo nga sa nasabing award na yun. Kakaunti lamang yung kanyang playing time noong narang season at pabalik-balik sa G League, pero sa ngayon, kitang-kita mo yung kanyang pinagbago. At dahil nga dyan, nakuha niya ang tiwala ni Steve Kerr. Para sa inyong mga sir, ano ang komento nyo? Deserving nga ba itong si Poole para sa MIP? Mag-comment lang. Bawat tira ni Steph Curry ng 3-pointer ay mayroon siyang record na nagagawa. Yes mga sir, kahapon sa kanilang laban kontra Miami Heat, yun na ang 159th straight game niya na siya ay nakapasok ng 3. At ang streak na iyon ay nagsimula pa noong December 1, 2018. Yes mga sir, sa madaling salita, simula pa noong December 1, 2018 hanggang ngayon walang laro sa Steph Curry na hindi siya nakapasok ng 3. And actually, siya mismo ang sumira ng kanyang nakaraang record kung saan siya ay nagkaroon ng 157 straight games na mayroong 3-pointer bawat laro simula pa noong November 13, 2014 hanggang November 3, 2016. At ang record niya iyan ay nasira niya doon sa kanilang laban kontra Utah Jazz. At kaya definitely sa bawat 3 na pumapasok bawat laro para kay Steph Curry, nagkakaroon nga ho siya ng NBA record. Pero maliban sa kanya, nagkaroon nga rin ng ganyang record si Kyle Korver kung saan siya ay nagkaroon ng 127 straight games simula noong November 4, 2012 hanggang March 2 ng 2014 nung siya pa nga ay nasa Atlanta Hawks. Totally, tungkol sa record ni Steph Curry, hindi ho yan mapuputol basta ba't makapukul lang siya ng 3-pointer bawat laro. At ayon mismo sa kanya, medyo kakaiba o weird lang daw na kada pasok ng kanyang 3 ay mayroon nga siyang record na nagagawa o ginagawa o sinisira. At samantala sa ibang balita, mayroong mutual na interest ang Lakers pati na si Stanley Johnson para sa isang contract agreement. Yan mismo ay nanggaling kay Dave McMinamin ng ESPN. As of now, mayroong bakante ang Lakers sa kanilang roster dahil kanilang pinakawalan si Rajon Rondo. At sa ngayon ay mayroong mga espekulasyon na siya talaga ang ipapasok doon. Kung ating titingnan sa kanyang huling 5 laro, siya ay nag-average ng 6.8 points per game sa kanyang 45.8% shooting, may 2 rebounds per game at may 1.2 steals per game pa. Malaki nga rin ang kanyang ambag, ang kanyang contribution pagdating sa depensa. At maging si Frank Vogel at si LeBron ay napahanga niya. Mayroong 10-day contract lamang ito si Johnson at yun ay mag-i-expire na sa Martes. Para sa inyong mga sir, ano ang komento nyo? Dapat nga bang bigyan ng Lakers itong si Johnson ng kontrata at mapabilang na sa kanilang 15-man roster? Mag-comment lang. At yan lang muna sa ngayon. Maraming salamat sa panunod. Peace out.